Ang gagawin ko ngayon ay puff pastry with hotdog. Ayan, 2 ingredients lang po. Ayan, first, maglalagay tayo ng konting flour. Konting flour lang po. Para hindi mag-mix. And then, i-open natin ito. Ito yung ano, ito yung paborito kong puff pastry. Ayan, sambula. Kasi hindi siya nagdidikit-dikit. Ayan, ito lagyan natin siya ng flour para hindi siya mag-stick. Lagyan natin siya dito. Frozen pa ho siya. So, hayaan muna natin siya ng mga 10 minutes para lumambot siya ng konti. Gusto ko tong pastry na to kasi meron siyang ano, meron siyang pepper sa ano sa gitna. Each leaves ng pastry, meron siyang ganito. So, hindi ako nahihirapan mag-ano. Kasi kapag walang yung paper na yan, minsan nag-i-stick siya. So, ang hirap niyang anuhin. Ayan, okay na. So, ayan, hayaan muna natin siyang lumambot ng about 15 minutes. 15 minutes, malambot na po siya, saka natin iwan. And then, next yung hot dog. Frozen pa siya, so hindi pa siya pwedeng hiwain. Pwede naman ito ilalagay sa microwave or pag wala kayong microwave, pwede niyong pakuluan siya ng konti. At least, huwag naman yung lutong-luto na siya. Yung at least, mag-ano siya, lumambot siya. Ayan. Ayan. 5 pieces hot dog and 5 pieces puff pastry. Ayan. Ito na po yung hot dog. Hihiwain po natin siya sa gitna. And then, hiwain natin siya ganito isa-isa. Hiwain natin siya ng kalahati. Ayan, ito po yung puff pastry. Hiwain din po natin ng 4 pieces. Ayan, tapos na po natin yung bawat leaves po ng puff pastry. Hinihiwa ko po ng 4 pieces. And then yung hot dog, every 1 pieces of hot dog, hinihiwa ko rin po siya ng 4 pieces. Ayan, ilalagay na po natin siya dito tapos ibibake natin. Okay. Ito po, ganito po yung pagkagawa. Ilalagay po natin yung hot dog dito pag ganyan. And then, i-close natin dito sa gitna. Ganyan lang po siya kadali. Sobrang easy. Ayan. So, ilalagay natin dito. I-close lang po niyo siya sa gitna.
Ganito lang po siya kadaling gawin. Pag po may slices, ano kayo, slices cheese. Masarap po siya nilalagyan ng slices cheese. Pero, wala po kami available. So, kaya hindi na ako naglalagay. Usually, ginagawa ko to kahit walang cheese. Ayan na po, tapos na. I-oven na po natin siya. Ganyan lang po siya kadaling gawin. Ayan, i-on na po natin yung oven, up and down. And then, 250. Painitin na po natin siya about 10 minutes bago natin ipapasok sa oven. Ayan, mainit na po yung oven, ilalagay na natin siya sa oven. Pag po nag-golden brown na siya, i-out na natin. I-check natin. Ayan po, luto na siya. Luto na po siya. So, ilalagay na natin dito. Mag-serve na tayo. Sobrang napakadali pong gawin. Try nyo. Ayan, ready to serve.